Okay, shalom. Shabbat shalom sa lahat na ating mga kapatid muli. At ngayon ay ang ating parsya o bahagi ng turo na pag-aralan ay ang pinamagatang Nitzavim. At yan ay mababasa doon sa Devarim chapter 29 verse 10 hanggang buong chapter ng chapter 30. At ngayong Shabbat na ito ay yan ang ating pag-aralan. At we would like also to inform ang ating mga kapatid na bukas po ay ng Erev evening ay start na po ng ating Rosh Hashanah celebration. At yung makakadalo po sa ating celebration ay wini-welcome po natin. And so we will proceed in our study today, and with regards to Nitzavim. Nitzavim stands for the Hebrew word. This is a Hebrew word for stand, no? At ang event ay nangyari. This event occurred still in the plain of Moab prior to their journey beyond Jordan, no? Sila ay nasa east of Jordan at Jordan River. At ngayon ay i-deliver ni Prophet Moshe itong covenant na ito. Itong message na ito, and ang message na ito ay referring to the covenant. At silang lahat ay nakatayo, mga Israelita, pati yung kanilang mga kasambahay na kanilang nakakasama sa bahay na hindi mga Israelita, but they came from other tribes, other nations na sumama sa kanila during the Exodus, and now they were helping the Israelites patungkol sa or doon sa mga household chores, no, sa pag-anon prepara ng tubig, pag piprepara ng mga panggatong, no? So they are their helpers. At ngayon itong covenant ng Panong Hashem ay mayroong certain condition, at ang condition nga ito is to follow His commandments, to obey His commandments. Yan po ang condition. At ngayon po ang covenant na ito, dahil sa kanyang condition, ay mayroon pong consequences based on the action that will be carried out by the Israelites, either on one part, which is blessing kung sila ay susunod sa covenant o sa mga commandments ng Panong Hashem, or curses, plagues, when they disobey the commandments or this covenant. At ngayon po ay dahil ang Panong Hashem, ang covenant niya is an eternal covenant. This is an eternal covenant for Israel. And since God covenanted with them, Elohim, God, made sure also that God is the God of love. And His love for Israel is eternal. Kaya nga, malinaw yun doon sa isa nating pinipray araw-araw na yung Ahavat Olam Ahavtano Adonai Elo Adonai Elo Kem Lagi Dala Vetera Kamal Talina Bena Bakina Baavor Shemak Hagodol Baavor Shibateng Lating Kupak. So ang ibig sabihin ay, with the love everlasting, God has loved Israel. Yun ang ibig sabihin ng Ahavat Olam. So although na ang pag-ibig ng Panginoong Hashem for Israel is an everlasting love, but God also is the God of justice. God, Hashem, is the God of judgment. God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, is the God of righteousness. That is why in His covenant with Israel, ay binigyan ito ng mga conditions how they will live a life which is holy and righteous.
And if it is an inherent ano, an inherent consequence for Israel na pag sila ay gumawa ng naayon sa covenant nito ng Panginoon Shem, the blessings will follow. At kung hindi sila gagawa ng naayon sa covenant na ito ng Panginoon Shem, then curses will follow. So, blessing and cursing will be dependent on the action of the Israelites for this covenant. Okay. So, that is why dito sa covenant na ito ay pinapipili sila ng ni Prophet Moshe, no? Choose life or death. Choose good or evil. So this is what the challenge of Prophet Moshe. So ipiliin ninyo anong gusto ninyo, buhay or kamatayan, kabutihan o kasamaan. Okay. So this is the essence of the covenant. In fact, sa lahat ng mga agreement dito sa mundong ito ay laging mayroong epekto na negative or positive. 'Di ba? Kung ang dalawang bahagi o dalawang partido ay nag-aagree sa isang bagay at ang isang parte ay nagkaroon ng infringement doon sa kanilang napagkasunduan, ay mayroong consequence or mayroong pangyayari. Halimbawa, ang kasunduan nila ay ganito at hindi sinunod ng isa, ay possible na yung nag breach of agreement or contract ay liable siya sa batas. Di ba? At yan ay mauuwi sa isang litigasyon sa korte. Okay. So the same thing with the covenant of God with Israel when He covenanted with them through Prophet Moshe ay nagkaroon po ng mga stipulations at ang stipulations na ito po ay yan yung kanyang commandments, judgments, statutes, yan ang stipulations doon sa covenant na yan. At ang mga stipulations na yan ay pertains to life, pertains to goodness. Okay. At kung magkaroon ng infringement on the part of Israel, then magkakaroon ng bad effects para sa kanila. All these stipulations that were set up in that covenant must be obeyed. Otherwise, they will incur infringements which will result to their death and other effects. That was stipulated, no? Bad effects. That is why they were encouraged, no? In fact, doon sa conclusion ng chapter 30 ay sinabi ni Prophet Moshe na ang kanyang witness is heaven and earth. Ang testigo ni Prophet Moshe dito sa pagproklama ng covenant ng Panginoon Shem ito is heaven and earth. Okay. Sabi niya, I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your seed may live. Kaya nga, pinapaalala niya na ang witness dito sa covenant na ito doon sa plain of Moab na ito is heaven and earth. That is why they were given a choice. Life or death. Blessing or cursing. And finally, Prophet Moshe admonished them, choose life
that you may live, you and your seed after you. Okay. And lastly, he also gave an instruction to them that they should love, they must love Hashem, their Elohim. Doon sa verse 20, no? You must love Hashem, your Elohim. You obey the voice of Hashem, and that you may cling unto Him, for He is your life. God Himself is our life, is the life of Israel. Therefore, this final words of Moshe, that they have to love God, they have to obey His voice. What is His voice? His voice is the words that being spoken of Prophet Moshe, that were written of Prophet Moshe. And the clinging to Hashem, they have to cling to Hashem, they have to cleave to Hashem, to God. Okay? So itong tatlong ito, love, obey, and cling. Love God, obey the voice of God, and cling unto God. Okay? This is their part on that covenant. The part of God in this covenant is to love them eternally with Ahavat Ulam, with an everlasting love. And the witnesses of this covenant is heaven and earth. And the part of the Israelites, Israel, is to love God. How this love be demonstrated? By obeying His voice. And by so doing, they are clinging to God. They are having a harmonious attachment to God. At pag nagkaroon ng infringement, ang effect niyan ay detachment from life. Okay? Dahil Elohim is our life. He is the life. He is the one who gives us life, strength, and everything. So, this is the essence of that covenant. So, may Hashem bless us by hearing these words from Prophet Moshe.